Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Tanda kami na ipagtanggol yan ang ating pangasdan. Tanda na kami na face to face sa mga law enforcers ng China. Hindi magpapatinag ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya sa mga Chinese vessel na nakabantay sa West Philippine Sea. At sa paggunita ng National Fisher Folk Day sa May 31, plano nilang magsagawa ng sama-samang pangingisda sa naturang karagatan bukas. Ayon kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap, tugon ito sa 4 na buwang fishing moratorium o suspensyon sa pangingisda na idiniklara ng Beijing, China sa South China Sea. Hindi kinikilala ng mga mangingisdang Pilipino ang anumang batas, no, na ipapatupad ng China sa ating territorial water, lalong-lalo na sa ating exclusive economic zone. Ayon naman sa Philippine Coast Guard o PCG, hindi nila pipigilan ang mga mangingisda na magsagawa ng mga fishing activities sa West Philippine Sea. Tiniyak ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarriela, na poprotektahan nila ang mga mangingisda laban sa banta ng China. Pananatilihin anya ng PCG katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang rotational deployment nito, partikular na sa Baho de Masinloc. Mas paigtingin pa po ng Philippine Coast Guard ang ating presensya in Baho de Masinloc in particular, dahil ito naman ang talagang tinamaan ng sinasabing fishing ban ng China. Paliwanag pa ni Tarriela, batay sa mga datos na nakalap ng PCG sa mga nagdaang araw, ay lumalabas na hindi seryoso ang China sa pagpapatupad ng fishing ban sa West Philippine Sea. Kung seryoso talaga ang China mag-enforce ng fishing ban at ng kanilang upcoming regulation, they should have beefed up, no, or boost additional number of Coast Guard vessels na deployed dito. Pero ang sabi ko pa nga, no, in an average, no, the number of Coast Guard vessels that are deployed in Baho de Masinloc are 4 vessels. Pero ngayon, 2 lamang. Para naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang fishing ban ng China sa South China Sea ay hindi na bago. Well, it's just an extension again of their claim this is all the maritime territory of China. So it's nothing new. There are sometimes their fishing bans because it's the season. Sa kabila nito, nagpahayag ng pagkabahala si PBBM sa banta ng Beijing na iditine ang mga trespassers sa South China Sea. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is an escalation of the situation. So yes, it is now very much. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan at komunikasyon sa China upang maresolba sa mapayapang paraan ang isyu sa West Philippine Sea. So, any point of contact that I can establish, I will use it. At the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private, as long as it gives us progress in terms of resolving these, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. Regarding to Bamban Mayor Alice Go, may action ba ang Tarlac government regarding sa issue na kinaharap ni As of now, I believe yesterday nag-special session ang Sangguniang Panlalawigan. I haven't had the chance to sit down with Vice Gov, so pag-uusapan kung ano yung pinag-usapan ng council at that time. But what is your opinion about the Bamban Mayor Alice Buro po? Is Tarlac in support of the controversy in Bamban? Ano po Who will ever be supportive of any controversy? I'm here to protect my province, my mayors who have worked hard, diba? And not to mire naman, we're celebrating our 151st founding anniversary. This is an isolated case, and so
The national government, the Senate is already doing its investigation. We've been cooperative with DILG as to all the investigations that they're doing. So we're all on the same. On the portal of NPC, napuntahan na ng mga parts? Kasi so far, no case has been filed against her. It's all just... wala pang kasong fina-file eh. So we wait for that also and find out, no, NPC. So until something substantial na come out in all these investigation and cases where she can prove herself, then we'll take action. Pero as of this time... Will you be in support of any ban on Kubus dito po sa... Meron kami talaga. As early as January 2021, we've already had a resolution. And in fact, nire-reiterate, kaya I asked Vice Governor David to convene the, i-reiterate na yung aming ban, di ba, on illegal and pogo, di ba? When did you meet Alice Boo? Siguro I met him months later. I only know her through because of work, di ba? Most of our engagements are because of work-related. But have you spoken to her recently? No. Ever since that started? Ay, hindi. Nag-start naman. I was asking how she was. Does she have legal help already? As a governor and the norm, that can help her that way. Well, recently po, nag-labas po ang department na meron lang sa new variant of COVID-19 na dito. Ano yung plans ng governor? Jumping from one topic to the other. Ano? Preparedness lang po na provincial yes, governance. Yes, yes. Kasi lagi po namamagit na one of your pillars of governance is halos yung ganun. Ano lang po yung kahandaan ng province of Perla para po sa in case lang po na kumalat ito yung governance? Oh, well, our team is well aware of it. So the isolation, we still continue to do triage para wag mag-spread, no? At saka tuloy ito yung mga medical missions namin for easy detection, immediate detection ng COVID-19. Matalik po ako sa mayor ng Taliban. Kilala ba natin, UNTV po, reporter ba? Yung identification ba, kilala ba natin yung identification? I know her because she became a mayor. The council brought her to me months later, di ba? And said na she's doing well. So, ini-review ko naman, well-loved by the community. She's been working hard. First time in her administration na nakatanggap ang kanyang bayan, ng SGLG. So, besides that personal, not much eh. Really, mostly work ang... It's work. Kung nakamake to ba sa atin yung mga pogo na to sa probinsya? Dapat hindi nga eh. Diba? Dami-dami nating ginagawa para makilala ang ating probinsya tapos that's an isolated one. No? Sa ngayon, ano po plano natin doon sa mga ibang mga, kumbaga sa bandang meron, yung other na po ba, investigahan din natin meron? There's none here so far, kaya yun yung directive ko sa, you know, active ako sa peace and order namin. That never came out. Number one palagi ang Tarlac in terms of peace and order in the region. Walang lumalabas na gano'n. Nagulat ba kayo dito? Of course. Diba? Kasi as far as we know. Did it come as a surprise? Yes. Second rate in Bahay? Yes. Because as I said previously, di ba, the licensing agencies never as excluded us in the process. So, wala eh. So in our Peace and Order Council, there was never lumabas na merong pogo operations, that there was ano. And it, I don't know how long they've been operating there. Out of curiosity lang po, because right now the facility is in the custody of the Presidential Anti-Organized Crime Commission. Just in case po, out of the blue, itanong po sa inyo, if you have plans, what do you want to do with that facility po? With that kind of structures, the villas, the buildings, may plan? Bibigay ba sa probinsya? Kung sakali lang po. If kung bibigay sa probinsya, ang daming pwedeng gawin doon. We need more schools, right? TSU wants to put up, we need community colleges. That would be a good venue. We need a good hotel, no? Na, at least naman, 3-star hotel. I think that's nice. Kung ibibigay, why not, di ba? Really. But that's a private property. Ano man po sa San Luis, investigation niya sa sinabi? I think,
I think they're asking the questions right. She should just answer truthfully lang. Ma'am, yung sa landfill, mabalik ako. Yung sa October, kasi sabi nila... Maganda ba ako? Opo. Paano po, paano po, ma'am, yung mangyayari ngayon doon sa PCDA? Ma'am, sa PCDA po natin, ano po ang plano natin yun, yung mga ibang mga probinsya? Problema nila ngayon, yung tatapunan nila ng basura, yung walang province. Eh, ngayon, that's October na lang. That's why we will find a solution, right? We'll, I can't answer you now because we'll have the talks with BCDA and find out what their plans are and what we can do. Pero ano po kung maaari sana, i-extend sana ito. Wait na, itong sa, in this October, ay ma-extend pa siya. Yung pagkakako ng basura. Ano po ang plano? Dapat walang basura, segregation. we'll manage that. We'll come up with a win-win solution. Okay, magpanik kung saan kayo nagtatapon ng basura. Magpanik kayo, i-manage niyo yung basura natin, di ba? Kami at home, I practice, practically, I'm only throwing 20% of whatever, you know, food scraps nyo, dapat na. And that's why we need to do massive campaign also. Mas maganda kung magtayo, per province, bawat isa. You know, I've gone to several countries looking at waste management, no, solid waste management ng mga, like in Korea, in Japan, in Australia, other countries, how they do waste management. And it's, I think about time that we do also waste to energy facilities, di ba? Because this can be a source. So I believe JICA is doing a study on with BCDA now, for waste to energy. Last question. Ma'am, yung walang kubo dito sa Bambang, ay Starlock, pero yung nasa likod ng Bambang Municipal Road, somehow nakalusog po siya. Moving forward, anong plano ninyo? Will you reiterate yung... Yes, it's reiterated. Secondly, I've given the directive to our PNP to make sure that there's none, di ba? And I hope naman the licensing agencies of the national licensing agencies, PAGCOR, let us know if they do issue it. Kasi we're excluded in the process, really. Diba? Bakit ang ibang agencies, like PCSO, they ask for our clearance or conformity, but this one, mala. In other words, nakita nyo na lang na ando na. In fact, when it was raided the first time, I thought it stopped na eh. And then yung pala, nag-issue pa sila ulit. Regulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.